Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Narcissist. And dahil 16 hours ako ngayon, so meron akong few spare time para mag-vlog. So, samahan niyo ako, tara! But please don't forget to like, subscribe, and share this video. Yan, so obviously makikita niyo naman ang nasa likod ko ay mga suero. Kasi ang topic natin for today ay intravenous fluids. So, common term or layman's term na tinatawag dito ay suero. Yung iba namang tao, ang tawag dito ay dextrose. Well, partly tama yon, partly rin hindi. Kasi hindi lahat ng suero ay may dextrose. So, ang ibig sabihin kasi ng dextrose ay asukal. So, ang kapamilya ng dextrose, sila glucose, sucrose, fructose, dextrose. Welcome to Miss Universe 2015. Okay, ang candidate number 1 natin ay si sodium chloride. So ito ang 0.9 sodium chloride dahil ito ay may laman na 154 millimoles na sodium at 154 millimoles na chloride. So ito ay commonly na tinatawag nating asin. So makikita nyo dito, ito ay may osmolarity na 308 milliosmoles na halos malapit sa normal na osmolarity ng ating dugo, which is 280 to 310. At ang pH nito ay 4.5 to 7. Tandaan, mamaya pag-uusapan natin yan. So, kailan ginagamit ang sodium chloride? So, mapapansin nyo na ito ay isotonic fluid ginagamit sa pagdilute ng mga gamot. Ito rin na ginagamit sa pagsalin ng dugo dahil halos kapareho nga nito ang dugo. At syempre, ginagamit din ito during acute resuscitation. So kapag bumabagsak ang tubig ng pasyente sa katawan or ang blood pressure, binibigay natin ng 0.9 sodium chloride. Pero tandaan, ang pH nito ay 4.5 to 7 na halos mababa sa normal. So pang matagalan na gamit nito may lead to acidosis. So, this is your sodium chloride for IV infusion. Bakit? Kasi meron tayong candidate number 2, which is your 0.9 sodium chloride, pero for irrigation. So, halos pareho lang ito. Ang pinagkaiba lang, hindi ito pinapasok sa ugat. Ito ay ginagamit upang maghugas ng sugat, usually sa mga diabetic foot ng patient. Ito ay ginagamit din sa paglinis ng mga sugat na kakatapos lang operahan. Wow! Ang candidate number 3 naman natin ay 5% dextrose in 0.9 sodium chloride. So, halos pareho lang ito ng 0.9 sodium chloride. Ang dinagdag lang natin ay 5% dextrose. So, ibig sabihin, itong fluid na to ay may asukal na 5% dextrose. So kung mapapansin nyo, pareho lang ang content ng sodium chloride, pero mas mataas ang osmolarity niya, which is 561 milliosmoles per liter. Ang pH niya ay 3.2 to 6.5, so mas mababa. Tandaan, ito ay hypertonic solution. Candidate 4 naman natin ang 5% dextrose and 0.3 sodium chloride. So kung mapapansin nyo, halos pareho lang ang laman. Yun nga lang, mas mababa. It contains 0.3% sodium chloride. So, ang dextrose niya ay 252 millimoles. Ang sodium ay 51 millimoles. At ang chloride ay 51 millimoles. So, technically, halos pareho lang siya na hypertonic solution with an osmolarity of 355 milliosmoles at pH of 3.2 to 6.5. Candidate number 5. 5% dextrose in water. So ito ay isa ring isotonic fluid. Kung makikita nyo, ito ay 5% dextrose in water. So basically, tubig na may asukal. So each 100 ml contains 5 grams of dextrose monohydrate. Ang osmolarity nito ay 252 milliosmoles at ang kanyang pH ay 3.2 to 6.5. So ito yung kadalasan hinahalo sa mga electrolytes such as magnesium for drips. Ito usually rin yung binibigay sa NGT ng patient kapag magta-trial of feeding. So, yun ang mga common use niya. Let's go! Let's go everybody! Let's go!
Candidate number 6, lactated ringer solution. So, ito rin ay isang isotonic solution. So, kung mapapansin nyo, lactated ringer, ito kasi ay may lamang lactate. So, isa-isahin natin sila. Ang sodium nito ay 130 millimoles. Ang potassium naman ay 4 millimoles. Ang calcium ay 1.4 millimoles. Ang chloride ay 109 millimoles. At ang lactate ay 28 millimoles. So, ito ay may osmolarity na 273 na halos malapit din sa normal. Ang pH naman nito ay 6.0 to 7.5. So, mas okay itong gamitin sa prolonged resuscitation kasi malapit ang pH nito sa blood pH natin. So, hindi mataas ang chance na mag-acidosis ang patient. Ginagamit din ito kapag ang pasyente ay usually nagsusuka or nagde-dehydrate. Kasi kung mapapansin nyo, kapag nagsuka ang pasyente, nawawala din ang electrolytes nila sa katawan. At itong fluid na to ay mayaman sa electrolytes. So may asin, may potassium, may calcium, may chloride at may lactate. Candidate number 7, 5% dextrose in lactated ringer. So kung merong dextrose sa sodium chloride, meron din syempre sa lactated ringer, pabibo, hindi nagpapatalo. So itong suero naman na ito ay may halos kapareho doon sa lactated ringer. So, ano pinakaiba? Merong asukal. So meron siyang 252 millimoles na dextrose. So, kapag ang pasyente nyo ay walang intake or walang kinakain at gusto nyo mag-maintain ang kanyang electrolytes, ito ang pwede nyong gamitin. Ito ay hypertonic solution na may osmolarity na 525 milliosmos at may pH na 4 to 6.5. And that number 8, D5NR. So, ito ay balanced multiple replacement solution with 5% dextrose. So, parami na ng parami ang laman niya. So, ito, again, ay may laman na asukal, 252 millimoles, sodium na 140 millimoles, mas mataas ang potassium, which is 5, ang magnesium naman ay 1.5 millimoles, chloride is 98 millimoles, acetate 50 millimoles, and metabisulfate 1.6 millimoles. So, itong D5NR ay hypertonic solution na merong 552 milliosmoles na osmolarity at may pH na 4 to 6.5. So, usually, ito ay ginagamit na maintenance fluid sa mga patient na mag-undergo ng surgery at kailangan mag-NPO. So, ibig sabihin ng NPO ay nil per os. So, ibig sabihin, hindi na sila pwedeng kumain. Candid number 9. Oops, napag-usapan na natin yan kanina. So, 5% dextrose in 0.9 sodium chloride. Bakit ko pinapakita sa inyo to? Kasi pwede kayong malinlang. Dahil kapareho niya lang ito. Sabihin nyo, uy, bakit magkaiba ng kulay? Well, depende yun sa manufacturer. But both fluids are the same. At para sa ating candidate number 10, tawagin natin ang anak ni D5 Water na si D10 Water. Well, technically hindi siya na kasi mas mataas siya. Mas maliit nga lang in size na dala ko. There is 10% dextrose in water. So mapapansin nyo, each 100 ml contains dextrose monohydrate na 10 grams. Unlike sa D5 Water, 5 grams. So na doble lang. Okay, don't be confused. Halos pareho lang sila, mas mataas lang ang dextrose content ni D10 Water. Sa ating candidate number 11, ito naman ang balanced multiple maintenance solution with 5% dextrose. So, yun ulit, nakita na naman natin ang asukal sa tubig na ito. And ito ay maintenance fluid. So, kung mapapansin nyo ang laman nito, meron siyang dextrose na 5 grams, meron siyang sodium chloride na 234 milligrams, potassium acetate na 128 milligrams, magnesium na 32.2 milligrams at sodium metabisulfite na 30 milligrams. So ano-ano ang electrolytes nito? May 40 millimoles na sodium, 13 millimoles na potassium, 1.5 millimoles na magnesium,
40 millimoles na chloride at 16 millimoles na acetate. Ang osmolarity naman nito ay 368 na may pH na 4 to 6.5. At syempre, since may dextrose ito at ito ay maintenance fluid, ito ay isang hypertonic solution. Pag potential na pwedeng maging acidotic ang blood ng pasyente, tatawagin natin si candidate number 12, si sterofundin o si isotonic electrolyte solution. So si sterofundin ay may lamang sodium chloride na 6.8 grams, potassium chloride na 0.3 grams, magnesium chloride hexahydrate na 0.2 grams, calcium chloride dihydrate 0.37 grams, sodium acetate trihydrate 3.27 grams, malic acid na 0.67 grams. At meron tong iba't ibang electrolytes na sodium, potassium, calcium, magnesium, L-malate, chloride, and acetate na may osmolarity niya 309 milliosmos at may pH na 5.1 to 5.9. So, ginagamit ito as a fluid replacement kapag bumababa ang blood circulating volume ng patient. At ang kahuli-hulihang candidate na nandito ngayon ay si modified fluid gelatin known as gelofusine. So, meron itong modified fluid gelatin na 4 grams, sodium chloride na 701 milligrams, sodium hydroxide na 136 milligrams, ito ay may electrolytes na sodium na 154 at chloride na 120 na may 274 milliosmos na osmolarity. So, itong gelofusine ay isang IV colloid na parang dugo na may albumin. So, ito ay ginagamit upang pataasin ang blood volume, ang blood flow, ang cardiac output ng pasyente at ang oxygen transport. So, napag-usapan na natin ang iba't ibang intravenous fluid na pwede nyong makita o ma-encounter sa loob ng ospital. Nice. So, para sa mga mas malalim pa na usapin, pwede kayong mag-research at magbasa ng mga textbooks na may naglalaman ng mga intravenous fluids. So, ito ay isang papyaw lang upang malaman nyo na hindi lang iisa ang laman ng suero. Okay? Iba't iba ang purpose niyan, iba't iba din ang rate niyan. So, hindi lahat ng nakikita nyo basta lang nire-regulate ay yun na yun. So, lahat yan ay may tamang bilang na hindi pwede para sa isang pasyente at sa iba pang pasyente. So, ito ay specific sa bawat pasyente na nakikita nyo. Okay? So, kaya kayong mga lay people, huwag nyong galaw-galawin yung mga IV kasi baka mamaya magkaroon pa ng komplikasyon. Okay? Lahat yan ay sinusukat namin at binibilang. Alam na natin ang iba't ibang uri ng suero. So, pakatandaan lagi na hindi magkakapareho yung mga yan. So, sa susunod na makita kayo ng nurse na nagpapalit, huwag kayong ikumpara sa ibang pasyente. Kasi hindi naman kayo pare-pareho. Yung isang pasyente, malay nyo, ang meron pala siya ay sodium chloride. Eh, ikaw, nainggit ka, hindi naman ito para sa'yo. Baka mamaya, ooperahan ka pala or ito yung kailangan mo. O baka mamaya nagsusuka ka ng marami tapos ang bibigay sa'yo ay LR para may electrolyte replacement. So huwag kayong maiinggit sa ibang pasyente kasi common na sinasabi na yung isa bakit siya ganun kabilis, bakit yung isa mabakal, bakit yung isa hindi tumutulo, bakit nakatigil. Okay? So tatandaan ha, magkakaiba kayo ng kaso, magkakaiba kayo ng swear. Paalam! Drill and then you'll die. Common joke ko sa pasyente ko about sa IV fluids ay since ito ay sodium chloride asin at ito naman ay dextrose asukal, so suka na lang, pwede na magadobo sarap.